Hello po mga kapainting. Bali po ngayon, i-troubleshoot natin yung computer na to, Dell 780 series. Bali, pinating yan sa akin, ang bagal mag-boot, lumalabas lang yung logo ng Windows. Ang operating system nito, Windows 7. Bali, yung una kong ginawa, sa chinek ko yung ano yung hard drive kung ano kung merong bad sector kasi ano kaya possible na mabagal yung loading na nahirapang mag-read yung computer, so possible lang may problema yung hard drive. Ito yung hard drive ito, so gumamit ako ng software na HDD Regenerator version 2011. So ito, i-reboot ko, ibuboot ko sa USB. Dito yung USB nakalagay na dito. I-scan ko na yung hard drive. Itatry ko kung ano na maraming bad sector. So yung dito sa number 1, yung 15 gig yan yung ano ko, yung USB, yung bootable USB. Tapos yung number 2, ito yung ano, yung hard drive. Yung 500 gig. So piliin ko muna yung number 2. Balik ko po para makita nyo malayo. Ano ko po yung camera. So, ayan po. Piliin ko yung number 2. Rescan ko lang muna po. Pag may problema yung hard drive nyo, matagal to scan eh. Yan, kita na agad. May delays. Letter D agad. Ito, na-scan ko na to. Talagang malaki na yung problema ng hard drive. Marami ng delay dito hanggang halos 80%. So, pag ganyan, kailangan ng palitan. So, hindi ko na to itutuloy kasi matagal to eh. Palitan na natin ng hard drive. So ito po yung kapalit, galing din to sa lumang ano computer. Pero itatry natin na install dito sa ano sa unit na to. So kailan ba kailangan talaga magpalit ng hard drive? Palatandaan na kailangan ng palitan yung hard drive. Kapag mabagal ng ano mag-boot, tapos madalas mag-restart, tapos kailangan nyo i-check kung marami ng bad sector. Kung marami na siya, halos 30-50% na yung bad sector ng hard drive, mas maganda kung papalitan na lang ng bago kesa ano yung i-re-recover. Kasi may yung dun sa software ng HDD Regenerator, pwedeng i-recover yung ano, yung bad sector. Pero bumabalik din 'yun. Mga advisable ko lang kung mga konti lang, pwede pang gamitin. Pero kung talagang maraming na talagang bad sector yung hard disk drive ito, kailangan ng palitan. Kasi pag reformat mo 'yun, pag ni-reformat mo nang may bad sector, ganun pa rin yung mangyayari doon. Pwedeng sa una
mag-okay, pero mga ilang gamit mo, babalik din yun, babagal din yung system. Ito galing to sa isang computer na ano, Acer. Sinasira din. Kinuha ko lang yung hard drive. Baka okay pa, ito na lang yung gagamitin. Kasi nagtitipid din yung may-ari. So, itest ko na kung okay to. Pag to, sa una pa lang, walang bad sector to, ito na yung gagamitin ko. Isa pang problema to, yung ano niya, yung CMOS battery, na-discharge na. Yung CMOS battery, yan yung parang battery ng relo. Ito. Terabyte yung ano, yung hard disk. Pero hindi naman talaga eksaktong ano yun eh. Mag-a-appear na 1 terabyte. 931 gigabyte yung ano, yung na-detect. Choice ko yung number 2 ulit. Tapos pre-scan ko. So ito parang tingin ko okay ito eh. So bali ito na yung gagamitin ko. Yung hard disk niya talaga, yung to, yung Western Digital. Defective na, sira na. So papalitan ko nung ano, nung 1 terabyte na 1 terabyte na galing dito sa Acer. Kasi ayaw rin mag-boot na ito eh. Ano po yung kailangan natin para ma-installan tong ano, yung Dell ano na computer na ginagawa ko? Bali, usually dati kasi DVD-ROM yung ginagamit natin. So gagawa tayo ng bootable na USB na Windows 7 para ma-installan natin yung computer na to. So yung una, pwede tayong gumamit ng Ropus. So kung hindi natin alam yung ano, yung exact website, pwede natin i-Google. Punta tayo ng Ropus. Ropus. Search ko sa Google. So, i-click ko to. Download ko yung Ropus. Mamili lang kayo kung anong version. So, itong kinuha ko, yung latest version. Ayan, na-download na yung Ropus. Hanapin natin yun. Double-click natin, install natin sa computer. And okay na. So yung USB natin, itong USB, insert ko sa ano, sa port. Ayan, nilagay ko na sa likod. Ayan, na-detect niya yung 8 gig na USB. Kasi select tayo rito. Select natin yung file. At meron tayong ano, meron tayong ISO file ng Windows 7, yung installer. Pinili ko yung Windows 7 ISO. Open.
Kahit warning, all data on device, no label, 8GB will be destroyed. Okay nyo lang yan, kasi mabubura yung laman nung ano, nung USB. Yan, antayin nyo lang yan matapos. Kasi yun yung gagamitin na pang ano, pang install dun sa Dell. So ayan, i-boot na natin sa USB. Yan. Press any key to boot to USB. Yan. Windows setup EMS enable. So enter natin. Pili ka lang dito. Sa installer to, ah, depende to sa installer mo. Kung meron ba siyang starter, home, basic, home premium, professional, ultimate, home premium, professional, ultimate. So, piliin ko tong ultimate. 64-bit. Next. Accept the license term. Next. Custom. So, ito. Ito yung partition. Ayan yung partition. Bali sa partition, ano ba advantage ng partition? Ang advantage ng partition, yung isang partition o yung, sabihin na natin yun yung drive C, dun nakalagay yung operating system. While naman yung kabilang partition o yung drive D, pwede natin ilagay dun yung data, yung mga files natin. Pwedeng hatiin sa dalawa, sa tatlo, sa apat, kahit marami. Pero, liliit na masyado yun pag marami tayong partition. So, ito, i-delete ko lahat yung partition. Ito yung old partition, galing sa sa Acer, sa lumang computer na isa. So, pipiliin ko lang yan, drive, delete. Delete ko rin yung dito, yung partition 1. Delete ko rin. So, ayan, buo na. Buo na siya. Ngayon, pa-partition ko sa dalawa. New. Kalahati. Lalagay ko 500,000. Or 500 gig. As apply. Tapos yung matitira, nyo na lang, apply. Automatic na yan yung system reserve, automatic na magkakaroon ng partition para sa system, para sa installation. So ito, ini-next na natin. Next. Yan. Dire-diretso na yan. Hintayin na lang po natin yan.
Sira. So, pinalitan natin. Anong symptoms niya? Ayaw mag-boot. Yung logo lang yung ano, yung nagdi-display. Ang tagal niya, para siyang nag-freeze na dun sa logo. Ay nang ano, ay nang pumasok sa Windows. Ang naging cause, maraming bad sector yung hard disk na to. Paano natin na troubleshoot? Dahil sa HDD regenerator. Pero yun na rin yung suspecha ko. Maraming bad sector yung ano, yung hard disk. So ayun na po. Pwede nyo rin pong gawin to sa computer ninyo. Pwede naman i-apply to kahit anong brand.